Golden State Warriors. Well, as we all know mga kuwan stories, alam naman natin na matagal na nga pong gustong kunin ng Golden State Warriors si Lauri Markkanen. Ito nga po ang kanilang dream target na ayon kay Anthony Slater na isang Warrior insider, sinabi nga naka-all-in ang trade offer ng Warriors para makuha ito. Pero ang tanong, bakit nga ba? Bakit nga ba natatagalan ang Warriors na kunin ito sa isang trade? Well, tara, talakayin natin yan ngayon at pag-usapan ng balita nga, pwede nga daw makabuo ang Los Angeles Lakers ng Big 3 kung makukuha nila si Nikola Vucevic. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. As we all know mga kuwan stories, matapos nga pong makuha ng Golden State Warriors si Buddy Hield noong nakarang araw, focus na rin naman sila ngayon sa kanilang next target na si Lauri Markkanen. Marami nga pong report mga kawan stories ang lumalabas na ito nga ang front runner sa pagkuha sa big man ng Utah Jazz. Pero napapaisip ba kayo, bakit nga ba natatagalan ang Warriors na kunin ito? Well, basically ang pinakarason ay sa trade offer. Ayon nga po sa isang source, nag-offer nga po ang Warriors sa Utah Jazz kabilang sina Andrew Wiggins, Moses Moody at isang future second round pick at isang future first round pick. At ayon sa report, declined ang naging resulta ni Danny Ainge at humingi ito ng counter offer sa kanila. Mas gusto nga po ng Utah Jazz na makuha sina Jonathan Kuminga, Moses Moody, tatlong first round pick at isang pick swap. Hindi rin naman pumayag ang Golden State Warriors na bitawan si Jonathan Kuminga. Alam naman natin kung gaano kagaling na player sa Kuminga at malaki ang potential nitong maging isang franchise player. Kaya naman, up until now, hindi pa rin nagpapang-abot ang Utah Jazz at ang Golden State Warriors. Pero kung iisipin natin, lugi rin naman talaga ang Warriors kung ibibigay nila si Kuminga. At yan ang rason bakit natatagalan silang kunin ito sa Utah Jazz. Sa kabilang banda naman tungkol sa Los Angeles Lakers, matapos nga pong mag-pay cut si LeBron James kahapon mga kawan stories, marami nga pong natuwa dahil sa almost 3 million na pay cut nito, magkakaroon Lakers ng pagkakataon na maging flexible ang roster. Ibig sabihin lamang, pwede pa rin namang gumawa ng pagbabago ang Lakers ngayon. Pwede pa nga silang gumawa ng trade at mag-waive para makabuo ng cap space. Pero ngayong araw nga po, ayon sa naging pahayag ni LeBron, aminado siyang nanghihinayang na hindi nakuha ng Lakers either sina DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas at si Klay Thompson. Dinescribe pa nga ito bilang isa sa tatlong pinakamagagaling na player na nasa free agency. Pero as we all know, hindi pa naman huli ang lahat dahil sa departure nga po ni DeMar DeRozan, open na ngayon ang Chicago Bulls na i-trade sina Zach LaVine at Nikola Vucevic. And guess what? Best fit ngayon sa Lakers, si Nikola Vucevic. Imagine LeBron, Vucevic sa 5 at Anthony Davis sa Lakers. Panigurado, babalik na sa 4 si Anthony Davis at si Vucevic naman maglalaro sa 5. Pwede nga nila dito ang kunin sa pag-offer kina Christian Wood at Rui Hachimura kasama si Jalen Hood-Schifino na may kasamang draft pick. For sure, hindi ito tatanggihan ng Chicago Bulls at posibleng mabuo ang kanilang bagong Big 3.